Magandang araw po muli sa ating lahat, pagpalain tayo ng Diyos. Sa ating pong patuloy na pagninilay ukol sa banal na misa, atin naman pong pagninilay ngayon yung mga katagang ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Ito po yung nasa konteksto ng pananalangin ng tagapagdiwang ng misa pagkatapos ng Ama namin, kung saan hinihiling niya ang pagliligtas ng Ama sa sambayanan sa kasamaan, samantalang pinananabikan ng dakilang araw ng ano po, ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Ito po'y tumutukoy sa ikalawang pagdating ng ating Panginoon Jesucristo sa wakas ng panahon. Ngunit ito rin po'y maaring ipatungkol natin sa pagdating ni Jesucristo sa Eucharistia. No? Sa kung ano ang anyong tinapay ay tinatanggap natin ang katawan ni Kristo, na tayo sana po ay manabik doon sa pagpapahayag ng tagapagligtas nating si Jesucristo. Kung kailan mamamalas ng lahat ng tao sa wakas ng panahon. No? Bakit ko po sinabi na ito'y kaugnay din po ng Eucharistia na ating pinagdinilay ngayon? So, upang hindi natin isipin, naku, matagal pa yata yun, no? Parang hindi yata ako dapat na mag-isip muna, no? Kinakailangan mag-enjoy muna, kumbaga sa buhay, no? Saka na yung magbait, no? Hindi po. Kinakailangan panabikan natin ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas nating si Jesucristo. Sapagkat dyan din mahahayag kung tayo po ay matapat sa Kanya kung gaano po siya kumikilo sa ating buhay. Na sana ay huwag nating baliwalain, sana ay huwag nating maliitin yung effort ng Diyos na lumapit sa atin sa pamamagitan lalo nitong banal na Eukaristiya, kung kahit sana ay ating panabikan ng kanyang pagdating.